guys! Welcome back to my channel! Woo! So, ayun na nga guys. For today's content, i-explain ko ng mas detailed yung regarding sa medical. Kasi yung batch 14 is malapit na silang pagpa-medical. Tumib lang na ako regarding dun sa nag-medical ako. I-explain ko pa rin isa-isa itong nasa package. Kasi for the initial medical, tayo yung mag-shoulder nun. Tapos, yung medical na yon is hindi mo siya dapat lang basta gawin sa kung anong available na facilities meron sa lugar ninyo. Yung medical na gagawin nyo, kailangan yung hospital or clinic is accredited ni DOH for OFW's medical. Ilalagay ko sa baba yung link kung ano ba yung mga hospital na accredited ni DOH. Tapos, ang gagawin nyo kasi for medical is yung tinatawag na basic DOH pre-employment medical examination for overseas work applicants. Ang unang tanong is magkano ba siya? As per DOH dated 2016, kasi nakalagay dito, revision September 13, 2016 is from 2000 to 2200. Kasi yung ibang, yung sa akin kasi, 2,200 din yung binayaran ko. Pero may nabalitaan ako sa iba, medyo maharli ka. Kasi nga, diba, pandemic din siguro ngayon, nagmahal na yung mga medical supplies. Kaya hindi na natin masisisi kung medyo nagtaas sila ng presyo. So, ano ba yung mga kailangan? Ang unang kailangan is yung basic 5. Ano ba yung basic 5? Ito yung physical examination, CBC, x-ray, stool, urinalysis. Sa physical examination, kailangan kompleto siya. Nandun yung past and present medical history. Pero kahit hindi nyo na naman sabihin yun, matik na yun na kasama talaga lagi sa medical. Urinalysis, tapos yung sa stool kasi, may naka-specify dito na for stool examination for food handlers. Pero kasi sa amin, pinagawa pa rin namin para kasi mahirap na baka hanapin doon nakalagay rin lang dito is for food handlers. At saka para mas accurate na rin yung medical ninyo kasi kasama talaga siya sa basic 5. Anong klaseng x-ray po ba yung ipapagawa? Ang kailangan mo lang na x-ray is chest PA lang po ang kailangan. Tapos next naman is for dental examination or routine oral examination. Sa dental examination naman, kahit kung may findings man, for example, need mo nang ipa-filling or need mo for cleaning, it's okay lang naman yon kahit hindi mo siya ipagawa. Pero kasi merong iba, meron kasi akong kabatch na ang nangyari. Hindi siya pinayagan ng nung pinag-medicalan niya na hindi ipagawa lahat. Kahit sabihin niya pumunta siya sa personal dentist, ya kailangan doon niya ipagawa. Visual acuity, visual 'yon. Ito kasama ito sa basic 5, ito yung nakaharap pa sa Snellen's chart, tapos tatakpan mo yung isang mata, tapos tatakpan mo rin yung isang mata na may ipapabasa yung mga letter. Tapos and then color perception or yung ito yung Ishihara. Ito yung merong isang for example, ito, tapos ito ay para siyang abstract. Babasahin mo kung ano yung number na nakalagay doon. Tapos next is yung sa audiometry naman. Ito yung itetest yung listening skills mo dito. So, meron kang nasa secluded area kayo, may ilalagay sa yung headset, kailangan, ang tip doon guys, yung pagkakalagay mo ng headset is kailangan suwak na suwak sa tenga mo. Hindi yung basta nilagay mo lang ng ganyan. Kailangan pasok na pasok talaga yung pinaka-headset dito sa tenga mo para rinig na rinig mo talaga. Kung narinig na rinig mo talaga yung sound. Kasi bibigyan lang ka naman ng instruction ng nurse doon kung ano yung dapat mong gawin. Okay? And, nga pala, huwag kang magdadala ng cellphone sa loob. Kasi, ako kasi nangyari sa akin nung pangalawang audio ko, nadala ko yung cellphone sa loob, nalimutan ko. Buti na lang, isang beses lang siyang tumunog, tapos, siya, notification, kaya, buti na lang talaga. And next is for the ECG or routine 12-lead or 3-channel ECG. For the ECG naman, guys, ang nakalagay kasi dito, diba, ito, may nakalagay dito for ECG. Pero kasi ang ECG is for
40 years old and above lang. So, kapag 39 ka, kahit hindi mo na ipagawa yung ECG, ipawave mo na siya. Kasi hindi naman siya required. And next is for blood typing. Ito yung blood typing, ABO and RH. Test for STD, syphilis. Tapos yung pregnancy test. Yung pregnancy test is hindi siya yung urine. Kasama siya sa, ano siya, pregnancy serum. And then, for the psychological assessment, ito naman yung mag-aano ka. Nagawa nyo na ba doon nung college? Yung nag-psychological exam ka, yung nag-exam ka ng mga abstract. Alam ko pag nag-call center ka, kasi ako nag-call center ako eh, nag-test din kami ng ganon. Nasagot ka lang ng mga abstract, tapos alam buhay. Bibigyan ka naman din ng instruction ng nurse kung anong gagawin mo doon. I don't want to spill the teacher. Hindi. Tsaka kahit i-google mo naman yun, nakikita nyo naman sa Google kung anong klase exam yung gagawin ninyo eh. And then next. Optional examinations, kaya ng blood chemistries, HIV, HB, PHC, and other laboratories is hindi nyo na kailangang ipagawa yon. As mentioned, optional examinations lang siya. Ay, kung gusto nyo ipagawa, wala namang problema kasi hindi naman siya kailangan. At saka guys, kapag nga pala magpapamedical ka, no need for fasting since wala namang blood chemistry na gagawin. So, ayun lang naman. Yun lang naman yung regarding sa medical. So, kasi yun nga, parang mas detailed. Tapos, may nagtanong din sa akin, ni Janelle De Juan. Thank you po sa pag-mention ng name. By the way, curious lang po ako sa dental exam po. May idea po kayo about sa may mga break, dental braces. Dapat ba na ipatanggal before final examination or okay lang kahit may dental braces? Ayun, for medical examination, okay lang po kahit may braces kayo, kahit may pustiso kayo, kahit meron pa kayong retainer, wala pong problema. Tapos naman, kung pupunta na kayo sa ibang bansa naman, okay lang din naman na brace kayo or may retainer. Kasi hindi ko lang sure kung pagdating sa ibang bansa is okay lang ibang doctor yung magtanggal ng brace kasi di ba hindi sila yung naglagay. Ayun. Tapos, ito pa, sagutin ko na rin, sabi ni Bernadette Roldan, kailan po kaya ang next opening? Kasi, so, ang ano talaga, kung walang COVID, once a year lang talaga nag hiring CPOEA for JPEPA. Kaya nga, akala ko nga nung mag-a-apply ako noong 2020 is hindi sila matutuloy. Kasi nga, sobrang late dahil sa COVID, sobrang late na rin sila nag-post. Tapos ngayon, nag-post sila for batch 14 kasi naghahabol na nga rin sila. Kasi na-postpone siya ng na-postpone. So, ito, ang gawin nyo na lang, from September, siguro after 6 months na lang ulit sila mag-open for hiring. Mag-abang ka na lang ng mga February or March, abang-abang ka na lang. I-follow mo si POH official Facebook for more updates. Tapos eto, paano po ba ipapasa yung medical result? Yung sa amin kasi, for the medical result is sinend muna namin siya via email. May isa-send naman sa inyo si POEA, kagaya ng sa amin, pinost sa Facebook kung anong email, kung saan email address ipapasa yung scan ng medical result. Tapos, pagkakukuha na lang kayo ng mga books or magpapasa ng ibang requirements, dun yun na lang ipibigay yung hard copy ng medical. Yun, kapag ka nagkaroon ng findings sa medical ninyo, for example, sa urinalysis, ang lagi namang ginagawa ng mga medical facilities is nagpapa-repeat urinalysis sila. Tapos, kapag may nakita pa rin yung findings, is magpapa-check up ka na sa doctor for medical clearance. And then, after nun, kapag nakita naman na doctor na okay ka naman na, pwede ka namang i-treat like for water, ganyan, more water intake, okay lang din naman if fit to work ka naman niya. Kaso kung hindi talaga, ma-unfit ka, so malaki yung possibility na hindi ka makapasa for the medical. So, pwede po bang magpa-medical kapag may menstruation? Ang kapag may menstruation naman kasi, ang maapektuhan nun is yung sa urinalysis kasi, di ba nga, magiging mataas yung RBC. Tama ba RBC level? Kaya much better kung magpapa-urinalysis ka pagka walang kang menstruation. At saka pag nalaman naman ng laboratory na may menstruation ka, is hindi kanila ipapa-urinalysis. Tapos ito, meron pa ba kayang possible na additional na ipapagawa? As far as I know, for the initial
medical yan na yung gagawin, ipapagawa sa inyo. Magkakaroon na lang ng additional pagdating sa final medical. So, ayun lang. So, I will end this vlog here. Thank you for watching and see you on the next vlog. Bye!